Sa ibang balita, pumanaw na si dating senador Rodolfo Biazon sa edad na 88. Namatay si Biazon mahigit 10 buwan matapos ma-diagnose na may stage 2 lung cancer. Mahigit 3 dekadang naging sundalo si Biazon na produkto ng Philippine Military Academy Class of 1961 na sinundan ng pagiging senador at kongresista ng Muntinlupa City. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya Biazon ang mga kaibigan at politiko habang inanunsyo na rin ng Armed Forces of the Philippines ang pagbibigay ng military honors sa dating senador. Nakikiramay po ang teleradyo sa mga naiwang mahal sa buhay ni dating senador Rodolfo Biazon. Kognay po ng balitang yan, alamin natin ang sitwasyon sa unang gabi ng burol para sa yumaong senador. Kunin po natin ang detalye mula kay Ana Cerezo. Ana, magandang morning. Sino-sino na yung mga dumalaw dyan sa burol? Tito Jeff, yung unang lamay nitong dating senador at retiridong AFP Chief of Staff na si Rodolfo Biazon, limitado sa kanyang pamilya lamang at saka sa mga malapit na kaibigan. Mabuting mambabatas at sundalo, pero mas mabuting ama at asawa. Ito ang ibinahagi ng pamilya ni dating senador at retiradong AFP Chief of Staff sa unang gabi ng kanyang lamay dito sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Pasado alas 7 kagabi nang simulan ang lamay ng 88 anyos na dating senador. Kabilang sa mga nakiramay, sina AFP Chief of Staff General Andres Centino at Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. Nakiramay rin ang retired Marine Colonel at Medal of Valor awardee na si Ariel Querubin. Pero maliban nga dito sa mga AFP, no, limitado pa lang sa mga kaibigan at saka kapamilya nitong yumao. Pero mamayang alas 6 ng umaga, sisimulan na ang public viewing at magtatagal ito hanggang alas 6 ng gabi. Inalala naman ni Monchi Biazon ang makulay na buhay ng asawa na tinawag niyang family man. Kwento naman ng anak na si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, naniniwala siya na bukod sa hindi nagkulang bilang family man ang ama, hindi rin ito nagkulang bilang isang public servant. I remember him as I remember to him to have been honest and faithful to his family, mga ganun. Yun, it's so hard to find a man like that. This noon time, I was alone. So everywhere I look, especially in the den, I really miss him. Very hard to start. Pagiging ama, no, talagang sacrifice ang pinakita niya sa amin. At ang nakakatuwa doon kasi nung siya ay naging, sa pagiging public official niya, yung sacrifice, hindi lang siya nag-sacrifice for the family, but meron din siyang sacrifice for the country. Kitang-kita naman namin doon yung kanyang dedication sa paglilingkod, no? Nakakataba ng puso, no, yung reaction ng ating mga kababayan, no, sa buhay ng aming ama. Nakabawas doon sa sakit ng damdamin ng pagkawala. At after all, nakita namin may saysay pala talaga lahat sa ibang tao, no, yung mga nagawa niya. Sa yung sa interment, meron tayong mga may mga ceremonies tayo na gagawin, the proper military ceremonies fitting for sa interment ng isang former chief. Yes, that will be part of it. 19 dadalhin sa Senado ang labi ni Senator Biazon para sa necrological service na susundan ng viewing mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pagkatapos kasi, ililipat ito sa Philippine Marines Headquarters na susundan naman ng viewing ng 5 p.m. Sa June 20, magkakaroon ng misa alas 11 ng umaga bago ihatid sa ang labi ni Biazon sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Inaanyayahan naman, Tito Jeff, nitong pamilya ang publiko na pumunta dito ang pakiusap nila. Kung maaari lang, kung pupunta dito, magsuot sila ng face mask. Tito Jeff? So today yan, Ana. Kailan yung schedule para sa publiko, yung mga gustong makiramay sa pamilya? 10 a.m. ito. Simula ngayong araw, Tito Jeff. 10 a.m. hanggang 10 p.m. at ito ay hanggang June 18. Yung public viewing dito sa Taguig. Tito Jeff? Maraming salamat, Ana Cerezo.